Muling pagbabalik ni Cuadro Alas. Yeah. At ayon nga po sa ating mga nasagap, matapos ang impresibong laban ni Doheny kontra kay Lamido, ay nakita nila na parang magandang i-match sa pitong si Doheny kay Casimero. So yan, abangan natin yan dahil napakaganda. Ngunit, marami ang tutol sa labang ito kasi alam nyo, matuloy itong laban ni Doheny kay Casimero sapagkat itong si Doheny ay nagpakita ng magandang laban. Yan, ang kanyang pagkakapanalo. Sabi na, impresibong panalo laban kay Lamido. So, yan ang aabangan natin. Alright? Samantala, yan naman itong si Inoue at itong si Neri naman. Alam nyo bang mukhang iniiwasan talaga itong si Cuadro Alas? Ewan ko ba, bakit? Natatakot ba talaga sila kay Cuadro Alas dahil kaya ayaw nilang labanan, kaya iniiwasan nila at namimili na lang ng ibang kalaban? Maganda rin abangan ito kasi ito yung mga top rated na sa division nila. Itong si Inoue sa itong si Neri na lang naiiwan. So kung makikita natin na maglalaban ito, ay napakaganda. Kaya nga lang, parang umiiwas itong si Neri. At tinatarget na ni Neri ngayon ay ang mananalo sa laban ni Inoue at ni Tapales. So, abangan din natin yan. Sana makalaban ni Cuadro Alas itong si Neri o kaya si Inoue. At samantala itong si Tapales naman ay nagpapalabas siya ng mga video na kung saan pinapakita niya yung kanyang training. At itong si Inoue naman, nagpakita ng isang post na parang walang ganang practice. Yung nag-cellphone lang siya. So, mga strategy yan eh. Na kunwari, walang gana, pero kapag patay na ang camera, todo pala ang practice. Yan. Itong si Tapales naman, nagpapakita naman siya ng agresibong video para matakot rin naman ang kalaban. So, kanya-kanyang strategy yun para takutin ang kanilang mga kalaban or mawalan ng gana yon, mawalan sa focus. So, makikita natin yan sa darating na laban nila. Alright. Samantala, si Tank Davis naman, yan, ang isa sa mga superstar ngayon eh. So, inaasahan ng marami na para masubok talaga itong si Tank Davis ay inihintay nila yung laban ni Devin Haney kontra kay Tank Davis. At ang isa pang matinding si Shakur Stevenson. Yan ang mga matitibay ngayon. Kasi si Shakur Stevenson, hinahamon niya itong si Devin Haney. Si Devin Haney man, lumaban sa iba. So, makikita natin ngayon kung sino yung maglalaban-laban na matindi yan. Pero isa sa pinakamatibay yan si Stevenson. So, hintayin na lang natin ang mga susunod na kabanata. So, maraming salamat sa mga hindi pa nagsusubscribe. Pakisubscribe naman po. Salamat sa inyo. At God bless sa inyo lahat.